Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 6 sa 10 Pilipino ang naniniwalang buhay pa rin ang diwa ng EDSA People Power Revolution. Ito'y ayon sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS na inilabas isang araw bago ang 37th anniversary ng tinaguriang Bloodless Revolution na nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at naglukluk kay Corazon Aquino bilang Pangulo ng Bansa. Sa survey na ginawa mula December 10 hanggang 14, 2022, 62% ng 1,200 respondents ang nagsabing nananatiling buhay ang people power spirit, habang nasa 37% ang hindi naniniwala. Nasa 17% naman ang naghayag ng katiyakan na patay na ang diwa ng EDSA Revolution at 21% ang nag-aalangan o hindi tiyak. Sa naturang survey, 57% ng mga tinanong ang dapat pa rin gunitain ang makasaysayang okasyon noong 1986, habang 42% ang naghayag na hindi na ito mahalaga. Samantala, idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na special non-working day ang February 24 bilang paggunita sa EDSA People Power Revolution. Inamyendahan ang Proclamation No. 90 na inilabas noong November 2022 na nagdedeklara sa February 25 bilang special non-working holiday sa buong bansa. Binigyang diin sa proklamasyon ang benepisyo ng long weekend, alinsunod sa isinusulong na holiday economics ng gobyerno. Inaatasan din sa memorandum ang Department of Labor and Employment o DOLE na maglabas ng kaukulang kautusan para sa holiday pay, partikular sa pribadong sektor. Bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Itong binigyang diin ng Philippine Coast Guard sa patuloy na pagbaliwala ng China sa exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ni Coast Guard spokesman Commodore Jay Tariela, hindi nakikipagkumpetensya ang Pilipinas dahil mayroon itong legal ownership sa naturang teritoryo. Ibinunyag ng Coast Guard ang panibagong panghihimasok ng Chinese vessels sa karagatan malapit sa Sabina Shoal base sa Kuhang Larawan ng Maritime Domain Awareness Flight noong Martes. Ibinunyag pa ni Tariela ang pananatili ng barko ng Chinese Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal. Aabot sa 15 trillion pesos na halaga ng public-private partnership projects ang ikinakasa ng administrasyon. Ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan, mayroong 3,700 projects ang naghihintay ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Balisacan, mayroong 98 PPP projects na popondohan ng 3 trilyong piso ang inaasahang mapasisimulan sa mga susunod na buwan. Isa sa proyektong ito ang Cancer Treatment Center na itatayo sa Philippine General Hospital o PGH. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Music.